kukunin ang pagkakataon na ito na humingi ng tawad sa aking pamilya. Sana naman pinagbigyan niyo na yung bata. Diyos ko Lord, ano ba yan? Dapat nga yung parents yung humingi ng tawad, ginawang negosyo ang anak. Hindi pa rin ba napapatawad din ang Mommy Divine yung naging desisyon ng anak niya? Yung magulang ang nakatiis ngayon kay Sarah. Hindi na din pag-aari si Sarah. I never felt so discriminated in my whole life. Maling-mali kayo dun, Zara. Kung bastos lang ako, minura ko na kayo lahat. Ay! Kung ako yan, magwawala rin ako dun. Grabe, ayaw talaga nilang magpapasok kesyo hindi daw ako babae. Yung employee na nag-discriminate, di na-train ng maayos. Zara, train-train din. May mga staff talaga na iingot-ingot. Kaya nasisira ang isang kumpanya dahil sa mga staff na mga walang modo, bastos. Pero nagkakaroon ng mga division eh. Kasi sa mga utak talangka ng ibang tao dyan. Nasugatan ng Viva Max star na si Debbie nang di umano ay saktan siya ni Barbie sa isang bar. At ito pang malala, nagsampa ng kaso si Debbie. Nag-away daw ito dahil nagselos daw si Barbie dahil kay Diego Loizaga. Eh itong kadita ng aasar, aba talagang ma-hybrid ako, masasap ako rin siya. Kung halimbawa ikaw na unang nanakit, bakit hindi ako gaganti sa'yo? In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sausuera with a heart. What's up mga kasausawera at kasausawera? Nandito na naman ang inyong pinakaabangan na sausawera ng taon. Walang iba kundi ako, R.R. Enriquez, na maganda, sexy, funny, bubbly sa paningin ko. Kailangan lagi kong pupurihin ang sarili ko. Kasi sabi nga nila, diba, affirmation. Kailangan na minamanifest mo. Ina-affirm mo yung sarili mo na maganda ka. I am woman, I am pretty, I am sexy, I am powerful. Dapat ganun palagi, ina-affirm mo yung sarili mo. O ayan na, may natutunan kayo sa akin mga kasawsawera at kasawsawera ha. Pero syempre, bago pa kung saan naman tayo mapunta, iumpisa na natin ang pagsawsaw. Sasawsawan natin ngayon ang, eto mabait to eh, ang ating pop star. Walang iba, kundi si Sarah Geronimo Gudicelli! Eto basahin natin ha. Kasi si Sarah Geronimo, nag-post siya ng isang mahabang caption sa kanyang social media, sa Instagram account niya. At sinabi niya nga, eto, magandang araw po, naway ligtas po tayong lahat mula sa bagyo. Hindi ko po ito madalas gawin dahil gusto ko po mapanatiling privado ang aking personal na buhay. Pero pinipili ko pong kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ng Diyos, ang aking pamilya at ang aming mga fur babies para sa inspirasyon na patuloy na maging malakas, masaya at mapagmahal sa buhay, anumang hirap o pagsubok ang aking harapin. Gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito sa paraan din na ito, na humingi ng tawad sa aking pamilya na labis na nasaktan sa aking mga naging desisyon sa buhay. Patawad po sa aking mga magulang. Walang hanggan po ang pasasalamat ko para sa buhay na ibinigay ninyo sa akin, sa aming magkakapatid. Lahat ng suporta at pag-aaruga, ang inyong walang katumbas na pagmamahal, walang sino man ang pwedeng makapagpunan ko nito. Mahal na mahal ko kayo, daddy at mama ko. Araw-araw ko po kayong namimiss at naiisip. Oo, nakakaiyak. Alam mo, nakakaiyak talaga. Dama ko yung pain ni Sarah Geronimo dito. And dama ko rin yung pagka-miss niya talaga sa magulang niya. Kasi alam niyo, syempre, ano man ang mangyari, magkatampuhan man kayo ng magulang mo, ng kapatid mo. Sabi nga, di ba, blood is thicker than water. Totoo naman talaga yon. And kahit na anong away pa yung pagdaanan niyo, which is very normal naman talaga sa isang family, magkakaroon ng tampuhan, pangayan, ng awayan, magkakaroon ng pag-disowned. Hindi, pero alam niyo yan, di ba, hindi mawawala yun. So, at the end of the day, sabi nga, time heals all wounds. So, darating din yung panahon na magkakaroon din kayo ng patawaran sa isa't isa, mamimiss ninyo ang isa't isa. And dito naman sa story ni Sarah Geronimo Gudicelli, going back, di ba, kung ano may naging punot-dulo ng hindi pagpansin ng kanyang magulang sa kanya, I believe ito yung dahil nag-asawa siya, nag-desisyon siya na pakasalan si Mateo Gudicelli. And ako, magbibigay lang ako ng comment ko about doon. Di pa kasi ako sausawera nung time na to, kaya hindi ako nakasawsaw eh. Alam nyo, I think nasa tamang edad na si Sarah Geronimo nung nagpakasal siya. And from what I know and remember, Sarah Geronimo is such a nice, fine young lady. Alam ko, masunurin tong batang to eh. Kung ano yung sabihin ng Mama Divine niya, sinusunod niya talaga. Alam ko, napabalita rin dati na hindi niya talaga hawak yung pera niya kasi nga ang may control nito is yung parents niya. Which is okay lang din naman kasi syempre yung mom niya yung may alam paano ba gagastos nito.
kwarto, budget, alam mo yun, walang masama dun. Pero sa edad ni Sarah Jeronimo na gano'n, napakaswerte ng mga magulang niya na sila pa rin yung nag-handle ng money ni Sarah. Kasi ako nga, at age of 16, kung doon ako magtrabaho, hindi ko sila pinag-awag ng pera ko. I just give them money. I just give them support. Pero ako pa rin yung nagmamanage ng money ko. Kasi for me, I'm in the right age already, kahit pa paano. Sa US nga, di ba, 16 pa na nagtatrabaho na yung mga bata and talagang sila talaga yung may mga hawak ng mga pera nila. So, I believe na ako dapat ang mag-handle ng money ko and then itutulong ako sa parents ko, which is totoo kasi ako naman talaga yung breadwinner. Bibigyan ko sila ng mga certain budget. Ganun lang. Pero, iba-iba tayo ng ugali. Which is si Sarah siguro talagang pinagkatiwala niya talaga yung pera niya sa kanyang parents na mag-handle. Kasi siguro magaling din naman talaga si Mommy Divine na mag-handle ng pera. And walang masama dun. Ang sinasabi ko lang is, napakaswerte ng mga magulang ni Sarah Jeronimo na napakamasunuring bata ni Sarah Jeronimo. Napakagalante rin, napaka-generous, diba? And siguro, dumating lang talaga sa point na minsan may hangganan din naman talaga lahat. And tao lang din si Sarah Jeronimo na nai-in-love. I think nai-in-love siya at the age of 30 na rin, nasa 30s na rin siya. So, Diyos ko Lord, ano ba yan? Sana naman sila, Mommy Divine, pinagbigyan nyo na yung bata. Kumbaga ba, hindi naman forever baby niya yan, eh. Hindi naman forever, nasa inyo yan dapat. Diba dapat, hayaan natin lumipad ang mga anak natin. Hayaan natin magkamali yung mga anak natin. Nandiyan lang tayo para i-guide sila. Pero at the end of the day, sila pa rin na magdidesisyon sa buhay nila. And ang Diyos ang tanging nakakaalam kung ano man ang destiny ng isang tao. And si God, hahayaan niya talaga ang isang tao na matumba, maging masaya, maging malungkot, maging mahina. Alam mo yun? Kasi at the end of the day, kapag ikaw ay naging mahina, naging malungkot, yun kasi yung gusto rin ni God eh, para hindi mo siya makalimutan, para lumapit ka sa kanya. Ganun yung alam ko at naiintindihan ko. So, with Sarah Jeronimo, we're not saying na darating din sa point na magiging malungkot din siya at magkakaproblema siya sa buhay may asawa. Hindi natin wini-wish yun, pero I know one day it will happen. Kasi normal yun. Inaalaw talaga ni God yun na magkaroon ng mga suliranin. Kasi it will make you stronger. And then not only you, but you and your partner. Yung mga pagsubok na daraan sa buhay ninyo bilang mag-asawa, it will mold your character. Sabi ng ganon. Pero syempre, hindi natin wini-wish yun. But if mangyari man, at least nasabi ko na sa inyo na God allow everything to happen. O, diba? Pero yun nga, mabalik tayo sa kay Sarah Jeronimo. I know for sure wala naman siyang pinagdadaanan sa kanyang buhay may asawa. And I believe na nami-miss niya lang talaga ang kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya. Which is very normal. Kasi totoo naman eh, imposible namang hindi mo umiss ang pamilya mo. Diba? Pamilya mo yan, ano't ano ang mangyari kahit magalit pa sila sa'yo. Pero ako naniniwala ako, since may asawa na si Sarah Jeronimo, meron ng tinatawag na live and cleave. It is okay talaga na humiwalay si Sarah Jeronimo at si Mateo Botticelli sa pamilya niya. Kasi hindi talaga maganda na ang isang mag-asawa ay nakatira pa rin sa isang bubong. Same ng pamilya niya o ng mga magulang niya. Hindi talaga siya tama. And sila Sarah Jeronimo, syempre bumukod naman talaga sila. Siguro hindi ko alam kung by choice na rin. Kasi nga diba ayaw din naman ng parents ni Sarah Jeronimo na ikasal siya. So wala rin sila magagawa kundi huwiwalay talaga. Which is, I agree. Dapat ganun naman talaga, diba? So, yung sinasabi dito ni Sarah Jeronimo na malaman ko kayong daddy at mama ko, araw-araw ko pa kanin kayong naminis at naiisip. Totoo naman yun. Sa bait na bata ni Sarah at sa pagka-sweet niya, I'm sure naminis at naminis niya talaga ang mga magulang niya. Yun nga lang, syempre, parang ang napansin ko, no? Yung magulang ang nakatiis ngayon kay Sarah, if I'm not mistaken. Kasi diba, tagal-tagal na rin yun to, ilang years na rin. Hindi pa rin ba napapatawad nila Mommy Divine yung naging desisyon ng anak niya? Sana naging happy na lang sila kahit paano kasi may asawa na si Sarah Jeronimo. Hindi na din pag-aari si Sarah. Pero ang tanging magagawa na lamang nila is i-guide si Sarah at i-comfort. Kasi syempre, di ba, bago lang din si Sarah sa pag-aasawa. Syempre, minsan kailangan pa rin niya magtanong-tanong ng guidance from her family, di ba? Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, si God lang ang nakakaalam at siya lang ang nag-aalaw niyan. Inaalaw niya yan dahil gusto niya mamold ang character ng isa't isa. Marami kang matututunan dyan at gusto niya kumapit tayo kay God. So, yun lang. Ito naman sabi ni kasawsawerong Janelle Ermersor. Nakakaawa naman siya sa part na tinuturing palang kasalanan ng pamilya niya ang kaligayahan niya. At masakit na ganun na rin ang tingin niya sa choice niya. Grabe, no? Oo, no? Parang minsan mapapaisip ka siguro kung si Sarah. Mali ba nagmahal ako? Mali ba na minahal ko si Mateo? Pangit umarte. Kasalanan ko ba kung mas pinili kong maging masaya ako? Kaya hindi ako nag-artista eh, kasi hindi talaga ako marunong umarte. Now you know. Marunong lang talaga akong dumaldal. So ito naman, sabi ni kasawsawerong Kevin Bismarck. Dapat nga yung parents yung humingi ng tawad, ginawang negosyo ang anak, tapos nakikialam pa sa love life. O diba, brutally honest din si kuya. Hindi ko alam yan. Ikaw lang sabi yan, hindi ako. Charot. Ito naman sabi ni kasawsawerang
Dennis Rojas. To all parents, it's our obligations to raise our kids, give them good education, sharpen their talents and good life and free will at the right age. Don't make them as robots. Totoo yan. Tama yan. Ang galing mo dyan, kasawsawerang Dennis Rojas. Kung sigad nga, inaalaw nga tayong madapa or gumawa ng sarili nating desisyon. Kasi ayaw niya ng robot tayo, di ba? So, bakit ikaw na magulang? Di ba? Hindi mo hayaan yung anak mo. Naku! Ito naman, sabi ni kasawsawa ng Jaden Valenzuela Dumlao, hindi siya magiging masaya habang hindi nagkakasundo ang parents niya at ang asawa niya. Totoo yun. Ang hirap maging masaya. Pero, alam mo, itry mo pa rin maging masaya, Sarah. Kasi at the end of the day, again, hindi nanay mo ang pinakasalan ni Mateo, ikaw. Kayong dalawa lang ni Mateo at the end of the day. Diba? Kung halimbawa mo magkaroon ng apocalypse, yung kanilang halimbawa may isang papipiliin, napag-aralan ko to ha, asawa mo o magulang mo, kunyari nasa isang bangka lang kayo, malulunod kayo, sino ang sasagipin mo, ang nanay mo o ang asawa mo? Number one rule, asawa mo ang sasagipin mo. Pag malulunod kayo, lulubog yung bangka, sino sasagipin mo, anak mo o ang asawa mo? Siyempre maraming sasabi, anak, hindi, mali-mali po kayo dun. Asawa mo pa rin. At the end of the day, asawa mo lang ang dapat mong intindihin, ang dapat mong iligtas din. Kung magkaroon man ng isang trahedya na kailangan papiliin, yun talaga yun. Sa iba, hindi nila maiintindihan yun, pero yun talaga yun. Sinabi ko na sa inyo. At least meron kayo natutunan. Ito naman sabi ni kasawsawerang Melanie Roque. Clearly, your parents is exploiting you. Haha. You already gave them enough. Let them go. Let go na nga eh. Na mga 2 years na nga yata. 3 years. Ano ba? Charot. Sabi naman ni kasawsawerang Anthony De La Cruz. Bigyan mo na maraming apo, Lods. Aba, oo nga. Gumawa na rin kayo ng apo. Malay nyo naman, di ba? Minsan, di ba sabi, ang apo ang siyang nakakapagpadikit ng nasirang tulay. Tama ba? Hindi ko alam kung tanging sinasabi ko. Pero yun, basta yun na yun. Dahil dyan, ang sunod naman natin sasawsawan ay ang di umanong naramdamang discrimination ng Municipal Councilor ng San Juan, Batangas na isang trans woman na si Councilor Luis Marasigan sa Zara BGC nitong nakaraang linggo. Nag-post si Luis ng video sa kanyang social media account. Sabi niya, shout out to Zara BGC. This will be the last time I will ever buy clothes from your store. I never felt so discriminated in my whole life. Kung bastos lang ako, minura ko na kayo lahat. Ay! Kung ako yan! Naku, talaga! Magwawala rin ako doon. Bait pa nga ni Luis eh, no? Oo, alam niya, napanood ko itong video niya na umiiyak siya kasi nga, parang siya na-discriminate doon kasi hindi inalaw na papasukin siya sa fitting room ng mga babae. First of all, alam niyo, hindi naman ako transgender. Pero, common sense lang din yan, di ba? Transgender nga eh, or transwoman, ibig sabihin, nasa puso ng taong yun yung pagkababae. Iniisip talaga nila na babae sila, di ba? So, bakit niyo papupuntahin ang isang transwoman sa fitting room or sa CR ng isang panlalaki? Di ba? Uncomfortable sila doon. Kahit na hindi ako transgender, common sense lang yan, naiintindihan ko yung pinaghuhugutan ni Luis. Kasi, kaya niya nga piniling maging trans woman. Kasi, sa isip at sa puso niya, alam niyang babae siya. Kahit na may lawit siya. Diba? Ngayon, kung papupuntahin ninyo sa CR ng mga panlalaki or fitting room, mapifeel bad nga talaga yun. Mapifeel discriminate nga talaga yun. Kasi, diba, bakit niyo ako pinapapunta dito? Daming mga lalaki dito. Ayoko masilipan ako. O, diba, may mga trans woman na gano'n, na very Maria Clara pa rin, na ayaw nilang nasisilipan sila ng ibang mga lalaki or may nakakalamuha sila ng ibang lalaki kasi they value their privacy. So, mali-mali ang BGC Sarah sa ginawa nilang yan. Ay, naku, galing pa rin ako kanina doon. Pero hindi ako nag-shopping. Nag-window shopping lang ako. Tinitingin lang. Pero alam niyo, may napanood naman akong video ni Luis. Alam po, humingi na ng sorry ang BGC Sarah sa kanya at meron yatang in-offers yata sa kanya. So, I think mabait naman yung Luis tapos pinatawad niya yata from what I watched sa TikTok video niya. Alam po, pumunta siya at nagkaroon sila ng agreement na papasyal siya doon tapos ipapakita sa kanya kung paano ba tatuloy yung mga transgender doon. Ang alam ko yata, sabi si Sarah, hindi sila nandidiscriminate ng mga transgender. Feeling ko, yung staff ang may mali doon. So, hindi ko alam kung na-train ba yung staff, kung bago ba yung staff doon. Kasi hindi niya alam na ang transgender is pwede mag-fit sa fitting room ng kahit na anong Zara pa man. So, maling-mali kayo dun, Zara. Hindi ko kayo kakampihan dyan. Sobrang na-discriminate nyo ang mga LGBT community. Mali kayo dyan. I hope na gumawa kayo ng statement apologizing to all the LGBT, especially to Luis. Ang hirap dun ha, sa totoo lang. Ang saklap nung napagdaanan niya na yun. Ha? Imagine mo, mag-shopping ka lang tapos discriminate ka pa. Basahin natin yung mga comment ng mga kasawsawera natin. Sabi ni kasawsawerang Ayn Bernos, nakaka-disappoint, Zara needs to train their employees. Yun! Diba? Feeling ko kasi yung employee na nag-discriminate kay Luis. Bago yan. Siguro, hindi na-train ng maayos. Yan tayo eh. Zara, train-train din. Huwag natin i-skip ang pag-train. Or pwede naman nakalagay naman talaga sa rules yung i-train yung mga staff. Pero ang mali, yung manager. Hindi naka-totally kasalanan talaga ni Zara yan. Kasi kaya nga merong manager, diba? Eh ang problema, si manager, tinaman. Ayan, mapetics-petics. Charot.
umi-anxious lang ako. Hindi ko alam kung ganun talaga yung nangyari. Ito naman sabi ni kasawsawerang Leximus. It's literally just a fitting room. She's trying the clothes she's gonna buy. How is that an inconvenience to others? Di ko gets. This gender binary is limiting us. Totoo! Ang mga fitting room may kanya-kanyang door yan. Pinto, kurtina, para ma-protect yung privacy mo, hindi ka masisilipan. So what's wrong if dun siya sa fitting room ng mga pambabae ng pihis, di ba? Eh, nandun lang naman siya sa isang cubicle. Wala naman makakita sa kanya dun. Maling-mali talaga. Di ko gusto yung ginawa ninyo Zara. Ito naman sabi ni kasawsawerang Hera GRC. Experience ko din yan nung nag-CR naman ako sa isang mall. Grabe, ayaw talaga nilang mapapasok kesyo hindi daw ako babae. Tapos yung sinasabihan ako dun, madami nakatingin sa akin. 17 years old lang ako noon nung nangyari sa akin yun. Grabe yung kahihiyan nangyari sa akin noon. Kaya simula noon, hindi na ako umiihi sa CR ng mall. Instead, sa Jollibee na lang ako nakiki-CR or kapag wala, natipis ako. Nakakatroma yung ganyan. Grabe, no? Ang saklap. Pero nagkakaroon ng mga division eh. Kasi sa mga utak palangka ng ibang tao dyan. Until now, 2022 na, di ba? Magkaroon mo tayo ng progression sa mga desisyon natin sa buhay. Kagaya niyan, alam mo lang ang transwoman. Diba, bigyan natin ang sarili nating CR, ang sarili nating fitting room kung ayaw ninyo isama sa mga transwoman. Diba? Ganun lang kasimple yun. Eh ano, mga nagtitipid kayo, so gusto niyo dalawang comfort room lang, dalawang fitting room lang, mga babae lang, panlalaki. Paano naman yung mga bakla at tomboy, diba? Kaloka kayo. O ngayon, kung ayaw ninyo, then pumayag kayo na dun sila mag-fitting room sa fitting room ng mga pambabae, mga transwoman. Ngayon yung mga tomboy, kung gusto nila mag-fitting room dun sa panglalaki, dahil feeling na lalaki sila, hayaan nyo din sila. Ganun lang yun, okay? Ito naman, sabi ni kasawsawerang Linda Lira. Respeto na lang, sir. Konsel ka pa naman. Ikaw ang dapat marunong umintindi. Alam mo, kasawsawerang Linda, ikaw ang dapat matutong rumespeto. At ikaw din ang dapat marunong umintindi. Kababae mong tao. Charot, joke lang. Alam mo, kanya-kanya naman talaga ang mga tao eh. Even ibang mga babae, hindi pa sila comfortable na makasama ang isang bakla or trans women. Lalo sa comfort room. Ito sa fitting room din, di ba? Meron talaga ibang mga babae ganun conservative pa sila. Ayaw pa nila. And we have to respect that. But we also need to educate them that there is nothing wrong, that it's okay. Tanggalin natin yung ganung mentality natin. Maging open-minded tayo. Siguro, maglagay tayo ng guard sa fitting room, di ba? May nagbabantay naman talaga doon. Ganun, para alam nyo kung importante sa inyo is protect yung privacy ninyo, then ask for a guard or someone na nag-work doon para bantayan kayo. Ganun lang yun. Ito naman, sabi ni kasawsawerang May Pasilon, pagmamahal at pagkatanggap sa lipunan ang hiling ng mga LGBT community. Walang problema doon, pero hindi dapat itolerate ang mga demand. Somehow, I will agree with you. Meron naman kasing iba talagang iba talaga na demanding na talaga. Pero malalaman naman natin yung kung talagang demanding na at talagang naano na yung privacy natin eh. Yung parang na-violate na rin yung mga privacy natin mga babae. Ngayon kung alam naman natin hindi at equality lang din naman yung hinihingi ng mga LGBTQ or sabihin na lang natin na kahit pa paano is pagtanggap. Diba? Huwag na natin gawing komplikado ang sitwasyon. Ibigay na natin sa kanila. Ako nga! Best friend ko nga, bakla! Dati naliligo ako, nakahubad-hubad ako o ano. Diba? Oh well, iba-iba talaga eh. Kasama ko pa yan sa room. Tabi kami matulog, di ba? Tapos ako, ba din ako nakita niya na lahat ng mga parehas na sinilanganan ko. Di ba? And I don't care, I don't mind, di ba? Ako yun. Hindi naman lahat ganun. Pero sinasabi ko lang sa inyo na open-minded ako. Sana matutunan nyo din maging open-minded. Tara, kapit tayo. Networking na pala yung kinalabasan. Oh, ito naman. Sabi ni kasawsawerang Lizelle Gaborno, I don't see anything wrong sa sinasabi ng staff. She just simply following what she is being told. We accept LGBTQ but limitations is always there. Same point as my gay brother would say. Alam mo kasawsawerang Lizelle Gaborno, I also have a transgender sister who is nakakasama ko mag-shopping and walang naging problema sa pagpasok niya sa mga fitting room. Sa totoo lang. Even sa CR, comfort room. Maybe because she looks like a girl na rin. Pero alam mo yun, minsan kasi depende talaga kung saan ka mapapatapat na staff eh. Minsan yung mga empleyado, sila pa yung mga mayayabang. Sa totoo lang, maraming mga ganyan. Sila yung kakala mo ang taas-taas ang tingin nila sa sarili nila. Kaya nasisira ang isang kumpanya dahil sa mga staff na mga walang modo, bastos. Maraming ganyan. Sa totoo lang. O ito naman, sabi ni kasawsawerong Marvin Miano, hindi po mundo ang kailangan mag-adjust sa feelings nyo. Napakarami kong kaibigan at kamag-anak sa LGBT community who have the wisdom to know where to draw the lines and we love them for that. It's sad that they are just doing their jobs with respect to their company policies. Alam nyo, yung Zara na nga ang nagsabi eh, na hindi nga daw nila dinidiscriminate ang mga LGBTQ. Meaning, to my understanding, okay lang na mag-fit sa fitting room ng mga babae ang mga LGBTQ or ang mga transgender. Yun yung pagkakaintindi ko ha. Ngayon, ikaw ang hindi nakakaintindi. So, ito naman. Sabi ni kasawsawerang Rose Jean Pablico, I think the situation could have been handled better if the manager apologized na lang. And of course, do not reprimand employees in public. And I think yung employee sumusunod lang naman siguro sa rules protocols ng store. Let's say, pinayagad ka and kita sa CCTV. Tapos, pinagalitan siya ng management. Kawawa din siya, di ba? Anyway, there are always two sides of the story. Ito naman, uulitin ko na naman. Sinabi na nga, ang sabi ng Zara,
hindi nila inaalo ang discrimination, di ba, sa company nila. I believe ang nagkamali talaga yung staff ng discriminate. Comment below if mali rin ako. Ito naman sabi ni Kasawsawerong Anak Lito Lambot. I guess there's another side of the story to this scenario. I'm part of the community and nag-shopping na rin ako sa Zara. And may mga trans naman ako nakikita buwibig sa store nila. Wala naman nangyari ganitong scene. O, di ba? Totoo yun kasi ako nga yung kapatid ko nga eh. Transgender, nakakasama ko mag-shopping, hindi naman ginarang para huwag mag-fit sa fitting room. So yun, yung staff talaga yung minsan talaga may mali. Sa totoo lang, alam natin yan. Minsan may mga staff talaga na iingot-ingot. Parang ako, minsan engot din. O, di ba? Lahat naman tayo minsan sa buhay natin, engot-engot tayo eh. Kaya importante talaga yung nag-a-attend ka ng mga training. Nakikinig ka rin, hindi ka tulog ng tulog, hindi lumilipat yung utak mo. Hindi akong gayahin, minsan ganoon ako, lumilipat yung utak ko, hindi ako nakikinig. O, yan tuloy, di ba? Dahil dyan, meron pa tayong isang sasawsawan. Ako, ito, bongga to. Pinagkakagulan to sa social media ngayon. Nakipag-away ang manika nyo, ang Barbie nyo, na Barbie outside. Pero inside, si Chucky Doll pala siya. Charot! Joke lang, hindi kilala kayo si Barbie, mabait yan. Sabi, nasugatan ng Viva Max star na si Debbie nang di umano ay saktan siya ni Barbie sa isang bar. Nangyari daw ang insidente nitong nakaraang beer na sa isang bar sa QC kung saan pa rin ang gumigimik ang dalawa. Sa kwento ng aming source, nagpaalam daw si Debbie sa grupo niya na aalis. Sinabihan daw ni Barbie si Debbie na buti umuwi ka na. Oh, umuwi ka na. Ah, si Barbie naman pala nanguna. Kasunod daw nito ay nawakan umano ni Barbie na mahigpit si Debbie sa braso. At doon na raw nagkaroon ng gulo ang dalawa na umabot nga sa kalbutan, talakan, murahan, sakitan. Pero isang marites ang nagkwento sa amin na di umano ay naibiyan na si Barbie kay Debbie nang malaman nitong nakikipag-date daw ang huli sa kanyang ex-boyfriend na si Diego Reizaga. So yun pala yun. Pero ito nga, naparod ko yung video, CCTV, ang labo eh. Sana maglabas ang bar na malinaw linaw na CCTV. Tapos ayan o, daming kalmot ni Debbie. At ito pang malala, sampa ng kaso si Debbie kay Barbie. Naku, ang stress nito. Sampaan kayo ng kaso. Tapos, ubusan din kayo ng pera. Kasi, syempre, magbabayad kayo ng lawyer. Ngayon, kung gusto niyo mag-ubos ng pera, edi sige, magdemandahan kayong dalawa. Ngayon, kung ayaw ninyo, mag-usap kayong dalawa, magkapatawaran kayo. Ganun lang kasimple yun. Pero, syempre, hindi naman lagi patawad na patawad. Kaya nga nagkaroon tayo ng batas. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga lawyers, ng mga judge, para ang mga tao madala. Kasi kung wala yung mga yan, ang mga tao magiging abuso. Mananakit lang na mananakit kung gusto nilang manakit. Papatay lang sila ng papatay kung gusto nilang tumatay. Kaya importante rin na meron tayong judge at lawyer. Na kahit kumikita sila ng malaki, okay lang yan, deserve nila. Kasi nga, nag-aral naman yung mga yan. Mahal din yung tuition fee nila. Pero ang labo kasi ng CCTV eh. Hindi natin alam kung sino talaga nag-start manakit eh. May mga nagsasabi na ang nag-start manakit is si Debbie. Tapos, nanakit lang din si Barbie nung yunaan siya. So, sinong may mali doon? Ako din naman, di ba? Kung halimbawa ikaw na unang nanakit, bakit hindi ako gaganti sa'yo? Ang problema lang, nagmumukhang parang si Barbie yung talaga may kasalanan kasi nga, siya yung nakalamang. Maraming naging sugat si Debbie. Yun yung pagkakaintindi ko. Pero syempre, hindi natin talaga alam. Kaya nga importante na pakita ng malinaw ang BTR ang CCTV. Kasi nga, ang labo, hindi natin alam kung sino talaga nag-start. Ngayon, kita nyo, ang mga bata talaga ngayon, ang mga kabataan. Narinig ko, nag-away daw to dahil nagselos daw si Barbie dahil kay Diego Loizaga. Yung school, ang tagal ng break ng dalawang to. Bakit hanggang ngayon may mga selosan pa? At kung totoo man to, bakit kailangan mag-away ni Barbie sa kung sino mo nang dinidate or nakakasama ni Diego, di ba? Not unless, pwede rin kasi mangyari to. Nakapag-move on na si Barbie, tapos may ibang kadate si Diego, tapos nakita sa isang bar. Eh, itong kadate, baka mamaya nang aasar or meron silang parinigan iringan na ganap. So, imposible naman na kahit nakapag-move on na ako, binabasos naman ako ng bagong date ng ex ko. Aba talagang ma-hybrid ako, masasapa ko rin siya. Pero hindi natin alam. Ako, nag-overthink lang ako. Binibigyan ko lang kayo ng mga iba't ibang sample na pwedeng mangyari. So, mag-overthink lang tayo kasi maganda talaga yung nag-overthink ka. Nagiging paranoid ka. Maraming tumatakbo sa isip mo. Ito, kasaya natin yung mga comment. Sabi ni Kasawsawerong Juvie Valencia Logroño, baka kasi may nasabi si girl, kaya na-trigger ang isa, lalo nakainom. O yun. Yun, hindi talaga natin alam eh. Malalaman lang natin yan kapag nagsalita na si Barbie. Kasi ang narinig ko, magreklamo daw siya sa Tulfo. So abangan na lang natin. Ito naman, sabi ni Kasawsawerong Talaw de la Cruz Mary Jane, baka naman kasi nagmamagaling pa yung isang si Debbie, kaya binigyan siya ng suntok ni Barbie. Pwede rin, di ba? So hindi natin alam. Si Debbie, magkakilala kami yan eh. Pwede nating imbitahan dito si Debbie. Sabi nga ni Rico, come, let's join. Favorite yung comments, join us. Ito na lang sabi, Google nyo na lang Debbie and James Reed. Naku, may history talaga yan si Debbie ng kalandian. Akala mo naman talaga maganda. E retokada naman. If peg mo maging malandi, learn self-defense, girl. Kasi bugbog talaga yung hinahanap mo. Oh my, grabe si Kasawsawerang Rima Lynn Porteso Javelosa. Grabe yung ano mo ha. Check ka natin sa Google kung talagang mayroong Debbie and James Reed na ganap. Ayun lang. Yun lang ang ating sinawsawan. Tapos na naman ang ating
episode na sausawan. Maraming salamat ulit sa lahat ng ating mga sumusuporta sa ating Queen Sausawera vlog. Siyempre sa akin, di ba? Ako naman talaga si Queen Sausawera, R.R. Enriquez. So maraming salamat. Please don't forget to share, like, and subscribe siyempre sa ating YouTube channel, R.R. Enriquez Queen Sausawera vlog. At dahil dyan, sa lahat ng mga nangyayari sa panahon natin ngayon, ito lang ang masasabi ko sa inyo. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sausawera with a heart. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sausawera with a heart.